guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw nga po ay nagpabuklat po kami ng rehistro po ng aking kapatid na panganay ni si Ate Ejen. Ayan, ito na nga po yung rehistro po ni Ate Ejen. Magpapaserox po ako dito sa paseroxan para po meron pong rehistro si Ate Ejen, kasi nga po wala pong hawak po sila nanay na rehistro po ni Ate Ejen, kasi nga po maguhurar po si Ate Ejen para makasali naman po sa pagbuto. At natapos na nga po kami magpabuklat po ng rehistro ni Ate Jen. Ito nga po, at pauwi na po kami sa bahay. At mamaya-maya lang nga po, pagkakain po namin ng tanghalian ay pupunta na po kami sa huraran para po iparehistro naman po sa pagbuto si Ate Jen, at si nanay naman po matransfer at si papa kasama din po sa pagtransfer. At dahil nga po nakuha na nga po namin yung rehistro ni Ate Jen, ayan, binasa ko po yan, yung rehistro ni Ate Jen, pero hindi po Mary Jane yung nakalagay po sa rehistro, kung hindi Maricel. Kaya ang pangalan po pala ni Ate Jen ay Maricel. Kaya kung hindi po kami nagpabuklat, ay hindi po namin malalaman na siya po ay, ang pangalan din niya ay Maricel. Pero sa iba pong ginagamit po niya, katulad po sa mga PWD na ID niya ay Mary Jane po ang ginagamit ngayon, at hawak na po namin ang tunay na birth certificate po ni Ate Ejen. Ayan, Maricel po yung nakalagay na pangalan po niya. At nagkamali din po sa spelling sa apelyedo, na letter F dapat ay naging letter P. Ayan guys, yan na po yung aming kagamitan na pag-transfer. Yan, mag-urar po sila at saka magta-transfer po sila papa. Kasi nga po, ibang barangay na po yung tinitirhan po nila papa, na pinagawaan po ng bahay na, pinagawa po na bagong bahay po nila, yung tinitirhan nga po nila ngayon. Kaya po itong mga papel na po ito ay dadalhin na po namin doon sa huraran para po makapag-transfer na po sila nanay at saka po si papa at saka po si Ate Jen. Ngayon lang po yan mag-hurar. Kumbaga ay po first time po niya na mag-hurar. Bagong hurar lang po si Ate Jen. Ngayon lang po siya makakasali or makakabuto sa susunod na butuhan. Sinasamahan ko po sila kasi nga po ay inaalalayan ko po si Ate Jen, si nanay. Hindi nga po sila kaya sinasamahan ko po sila lagi. At andito na nga po kami sa pilahan. Ayan, sobrang dami po, pero padagdag ng padagdag po yung tao. Kasi nga po, last day na po ngayon ang paghuhurar po ng mga botante. Kaya siguro po, ngayon lang po sila nagkaroon ng pagkakataon po na maghurar. Katulad po namin, nung nakaraan ko pa po inasikaso yung mga nila nanay. Kaso ngayon lang po talaga kami nakapunta dito sa huraran. Maricel ka ba ka? Ate Jen? Maricel ka? Ate Jen? Maricel ka ba ka? Ate Jen? Maricel ba ang pangalan mo? Payag ka? Payag ka, Ate Jen? Maricel ang pangalan mo? Ha? At dahil nga po marami pa pong pila dito po sa labas po ng simbahan, kasi magkatapat lang po itong simbahan sa Comelec, ay pumasok muna po ako kasama ko po si Ate Jen para manalangin at magpasalamat po sa Panginoon sa mga natanggap po namin blessing. At idinadalangin ko din po na bigyan po ako ng katatagan at kalakasan po para po sa aking mga anak, at ilayo po sa matitinding karamdaman po ang aking buong pamilya, lalong-lalo na po ang aking anak na si Dagay. At idinalangin ko rin po sa Panginoon Diyos na ang lahat po na nagbigay po sa amin ng blessing ay bigyan pa po sila ng mahabang buhay at malusog po na kalusugan. Kaya sobra po akong nagpapasalamat kung ano po yung mga bagay na ipinagkaloob po sa amin. At bago po ako nag-video, ay tinapos ko na muna po yung aking mga kahilingan sa Panginoon, kung ano po yung mga dinadaing ko po sa Kanya. At ngayon po, kalalabas lang po namin ng simbahan. Dito naman po kami pipila ulit dito po sa labas po ng Comelec. Sobrang dami na nga po ng tao at siksikan at sobrang init. Ayan, magtsatsaga po kami dito para lang po makatransfer po sila nanay. Ako naman po ay hindi naman po magta-transfer kasi nga po may patakaran po doon sa kinatatayuan po ng bahay po namin. Kaya hindi po ako magta-transfer. At halos inabot na nga po ng gabi kami dito nakapila sa pagsama ko po kala papa, kala nanay, at pati po yung mga aita na mga nakapila po dito ay halos nagtsatsaga po sila para lang makahurar. Ayan po si Ate Jen, hindi pa rin po na matapos-tapos kasi nga po pinalabas po sila Ate Jen. Priority sana po si Ate Jen kasi disabled, at saka po si nanay, si papa nakapasok na po pero pinalabas pa rin. Gawa nga po na kulang pa daw po yung requirements, kailangan pa daw po ng
birth certificate. Yun nga lang po, nagpabuklat po kami ng birth certificate po nila nanay, ay wala pong birth certificate pala si nanay. Hindi siya pinarehistro ng kanyang magulang, kaya ngayon ay wala pong birth certificate si nanay. Hindi ko nga po ano, kasi ngayon lang po nangyari, dati naman pong butante si nanay, nakakabuto po sa kabilang barangay. Pero ngayon lang po na matransfer ay hinihingi na ang birth certificate. Ngayon, hindi na po si nanay nakapag-transfer gawa din sa birth certificate na hinihingi po nila. Kaya halos inabot na po ito ng alas 12 ng gabi. At pati nga po si Larry ay hindi na rin po nakatransfer gawa nga po na sa haba po ng pila kasi dadalawang tao lang po yung nag-aasikaso dun po sa loob po ng opisina. Kaya sobrang bagal po ng pag-usad po ng mga nakapila. Kaya halos gabi na ay sobrang dami pa rin pong tao. Ayan guys, at meron po palang nakakakilala sa akin dito sa Comelec. Nagpapa-shoutout po siya si Kuya Nunoy Gonzales. Ayan, shoutout po. At syempre, shoutout din po sa mga nakilala ko po dito na mga taga Del Pilar. Ayan po si ate. Mga taga Del Pilar po sila. Ang lalayo po ng lugar po nila para makapag-urar lang. Ayan po sila si ate. Ayan, nahihiya po sila sa camera. Ayan, Kuya Nunoy. Shoutout ko na po kita, Kuya Nunoy Gonzales. Ayan, sana po ay panoorin niyo po itong video ito. At sinama kita sa aking in-upload. Shoutout doon sa ano? Sa mga kasama ko na kapila sa Comelec. And guys, mga taga Del Pilar po, short out daw po sa mga taga Del Pilar. Ito si ate, ano po pangalan niyo ate? Nayan. Ayan, nahiya po si ate. Nahiya po. Del Pilar, ay! Di ba alam mo? Nag-usabang ka? Sabang? Saan doon? Sa may malapit sa tali papa. Ako yan ay Matakli. Pinanganak ako sa Matakli. Dinipad kami ng Matagumpangan. Ay, oo. Tapos naglipad kami sa Matakli. Marami kami yan. Ay, joke lang. Ano? Dito lang sa Tublasyon. Pero tagumataki ako. Pero dito na ako matagumpangan. Ayun guys. At ang hirap pong mag-hurar po ngayon. Sobrang dami po na nag-hurar. Tapos ay dadalawa lang po yung nag-aasikaso sa Comelec. Ayan nga po yung tinatawag na Aita or Abian, tinatawag din pong Bihog. Ayan po sila, halos may mga anak pong kasama, makapag-hurar lang. At malayo din po yung kanilang lugar. Hindi ko po alam kung yan po ay mga kumain na kasi simula umaga pa yata po ay nakapila na po yan. At si Rodel nga po at si Larry, andun po sila sa gilid, nag-aantay din na makausad po yung pagkapila po nila. Ayun guys, ngayon naman po ay nandito po kami sa ilog at maliligo po kami nila nanay, sila Dagay at kasama po yung mga bata at kasama rin po si Jason kasi maglalaba po ng kanyang damit. Maliligo po kami kasi sobrang init po talaga ng panahon, umaga pa lang po pero ang init na po masyado po dito sa ano, sa ilog. Tapos na lang po ang paghuraran po ng mga tao po kagabi sa Comelec pero si Larry ay hindi po talaga nakatransfer. Gawa nga po nung sumapit po ang mag-aalas 12 po ng gabi ay inayawan na po sila ng taga Comelec. Siguro po napapagod na rin po sila at simula po nga po umaga at hanggang gabi alas 12 ay halos hindi na yata po nakain yung nasa Comelec. Siguro nahihilo na po kaya yung pitong tao po na natira-tira kagabi na hanggang alas 12 ay hindi na po natinapos kasi nahihilo na nga yata po. Kaya si Larry nakasama po doon sa pitong tao na yon na hindi po naka-transfer na butante. At si nanay naman po naka-transfer na sana kaso nga po ay birth certificate naman po ang problema. Kaya ang naka-transfer lang po ay si Rodel at si Papa at saka po nakahurar naman po si Ate Ejen. Talagang sinika po kung ano po, samahan po si Ate Ejen kasi nga po si Ate Ejen ay hindi po marunong kaya sinamahan ko po siya. At hindi po pala Mary Jane yung pangalan ni Ate Ejen kung hindi Maricel. Ayan, kaya lang po nasanay na po kami na Ate Ejen yung tinatawag sa kanya. Kaya Ate Ejen na po yan, hindi na po maaalis. Kaya yung pong pangalan po niyang Maricel ay gagamitin na lang po niya kapag po may kailangan na kailangan katulad po niyang butuhan. Kilalanin niyang siya si Maricel. Ang gulo nga po ng
mga rehistro po ng mga anak ni nanay. Ako lang po talaga yung nasa tamang rehistro. Kasi nga po, si Larry nga po ay mali-mali din po yung rehistro niyan kasi yung pong apelyedo po ni nanay na pagkadalaga ay siya pong ginagamit po ni Larry. Kasi nga po, ang ginagamit po ni nanay ng pagkadalaga po niya ay Flory P. Indo Aler. Yan po ang talagang pagkadalaga po na ginagamit po ni nanay noon. Ay ngayon po ay ginagamit po nung kapatid kong si Larry, kaya si Larry po ang apelyedo po niyan ay Larry Indo Aler. Kumbaga po ay parang magkapatid po sila ni nanay kasi magkapareho ng middle initial at apelyedo. At isa rin po yung kapatid ko pong bunso, ang ginagamit pong apelyedo ay apelyedo po ni nanay at middle initial na lang po yung apelyedo ni papa. At doon din nga po sa birth certificate po ni Ate Ejen ay may mali din po sa apelyedo ni nanay kasi nga po hindi naman po namin yun apelyedo kung bakit yun po ang nakalagay na apelyedo po ni nanay. Kaya halos ang gulo-gulo po ng mga apelyedo po ng anak ni nanay, parang ako lang po yata yung nagtama po sa apelyedo at middle initial. At saka po yung kapatid ko pong nawawala ay tama din po. Kasi nga po ngayon lang po yung napairehistro, simula po nung nawala po siya ay pinarehistro po ni Papa, late registration na nga lang po. Katulad ko po, kaya tumama naman po ang aking rehistro kasi nga po nung mag-graduate po ako ng elementary ay saka lang din po ako na ipa-rehistro gawa ng hinahanapan na nga po ako ng birth certificate nung mag-graduate po ako ng elementary. Saka lang po ako ipinarehistro nila papa kasi nga po nung kapanahonan po nila nanay ay hindi naman po ipinagbabawal ng mga anak po sa loob po ng bahay kaya po lahat po kami magkakapatid ay halos salhilot lang po ipinanganak. Kumbaga po ay yung pong manghihilot na kumadrona kung tawagin. At dito naman po sa kapatid po namin na matagal lang hindi na po nakakabalik sa amin, ipinirehistro po ni Papa gawa ng nung pong magpasama po si Papa sa kapatid po nung kumuha kay Gemma, dun sa kapatid ko nga po yun, ay sinabihan po si Papa na kung talagang anak daw po ni Papa, itong kapatid ko ay dapat ay may birth certificate na hawak. Matagal na po yun yung pagsugsok po ni Papa doon sa kapatid ko kaya lang po hindi po ibinigay po nung among incheck kasi nga po baka daw po si Papa ay hindi naman daw anak, hindi naman daw po anak ni Papa. Kaya kung tunay na anak daw po ni Papa dapat may birth certificate daw pong hawak si Papa. Kaya yung incheck po na amo po na pinagtatrabahunan po ng kapatid ko ay hindi po man lang ipinasilip po kay Papa. Bali, ang kwento po sa akin ni Papa ay nung pagkabigay daw po sa kanya ng 5,000 nung amo po nung kapatid kong yun na matagal lang hindi nakaka-uwi dito sa amin ay pinaalis agad-agad po si Papa at kung hindi daw po aalis ay magkakaon daw po siya ng pulis para daw po si Papa ay ipakulong. Yun po ang pagkakasabi po kay Papa at huwag na daw pong babalik doon si Papa sa bahay na yun kung saan po nagtatrabaho po si Gemma, yung kapatid ko nga po yun na matagal lang hindi nakakabalik. Dahil nga daw po hindi naman daw po anak ni Papa si yung kapatid ko nga po yun. Kasi nga po wala daw pong hawak na birth certificate si Papa. Yun po ang ipinaglalaban po nila, yung birth certificate. Kaya sa mga viewers po dyan, sa mayroon pong mga alam, sana nga po matulungan niyo po ako kung paano po makahingi po ng tulong sa KMGS o kung ano man po yung mga na pwede pong makatulong po sa amin para mahanap naman po namin yung matagal na po namin gustong makita na kapatid at matagal na pong hindi umuwi dito sa amin. Alam ko po na gustong-gusto na rin po na umuwi siguro kaya lang hindi po niya magawa, gawa ng mayroon pong mga sagabal siguro. Hindi rin ko po alam kung ano na pong nangyayari doon. Halos ilang taon na rin po na simula po nung sunduin sana po ni Papa yun. Kaya so ay hindi po ibinigay po yung kapatid ko nung amo po kay Papa. Gawa nga po na yung birth certificate nga po ang hinahanap. Simula po noon, tagal na ilang taon na pong nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin po namin na mapuntahan uli kung saan lugar po yon. At siguro, wala na rin po yun sa lugar na yun kung saan manasumpungan ni Papa noon nung pagsugsog niya. Pero ngayon, sobrang tagal na. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay naandun pa siya. Sobrang saya po ng mga bata na maligo po dito uli sa ilog kasi bihira na po kami makapunta po dito sa ilog.
Kahit po maglaba ay halos hindi na rin po kami nakakapunta dito kasi meron naman pong bubon po sa bahay. Magtatabo nga lang kapag maglalaba. Kaya ngayon bihira na po kami makapunta dito sa ilog simula po nung malaglag po yung cellphone po ni Dagay. At hanggang ngayon po ay sira na po yun yung pong cellphone na nalaglag po na binili po ni Kuya Teo. Ayan, pasensya na po talaga Kuya Teo dahil parati po kaming naliligo po nun sa ilog. Pero ngayon bihira na po kami maligo sa ilog at si Dagay po yung cellphone niya kapag po ganito at may pupuntahan po kaming ilog or dagat ay iniiwan na po niya yung cellphone niya sa bahay. Hindi na po niya dinadala. At syempre maraming salamat po Kuya Teo at yun po yung pagkasira po ng cellphone ay agad pong binilhan ulit po ni Kuya Teo si Dagay ng cellphone. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng sponsor po ni Dagay na nagbigay po ng mga blessing. Ayan, kaya lubos po talaga ako nagpapasalamat po sa inyong lahat. At syempre sa Team Kalingap din po maraming salamat po sa inyong lahat na kayo po ang naging daan para kami po ay matulungan at matulungan din po ng mga sponsor. Kayo po ang naging daan at kayo din po ang unang tumulong po sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako. At syempre dahil nagkaroon po ako ng aming channel ni Dagay, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga viewers po na patuloy po na sumusuporta po sa amin. Sana po wag po kayo magsasawa na suportahan po ang aming YouTube channel ni Dagay. At pagkatapos nga po naming maligo ngayon, ay uuwi na rin po kami sa bahay kasi nga po mamaya po pakaligo po namin ay papasok na po yung mga bata. Ayan, pinagbigyan ko lang po kasi sobrang init po ng panahon, pinagbigyan ko po yung mga bata na gusto daw po nilang maligo sa ilog. Kaya kasama po namin dyan sila nanay at si Larry po yung mag-asawa at saka po yung pong pamangkin po sa pinsan si kundi si Jason. Ayan, ginagawa nga po namin na tagabahog ng baboy si Jason kapag hindi po nakakarating si Rudel, kapag may laot at puyat hindi po nakarating sa babuyan ay si Jason po yung pinapakisuyuan namin na bahugan po yung aming baboy. Si Jason po ay matagal na po yan nagtira po sa amin simula po nung pinagbuntis ko pa si Ronaline, si Tutoy, ayan, yan po ang aking kasama-sama po sa bahay. Kaya halos sanay na rin po yan sa amin na kasama-sama po kami. At saka nagtira din po yan kay nanay at saka po kay Lula Bidad, kumbaga po ay kung saan-saan na rin po yan na nakikitira. Kasi nga po mahirap din po sila kaya... Dahil pamangkin naman po ni nanay sa pinsan niyan, ay imbis na mapapunta po sa iba, ay dito na lang po sa bahay. Kaya kasamahin na lang po nila nanay kasi minsan po nagsusulo po dun si Papa. Kaya maigi pong kasamahin po ni Papa o kaya po ay katulong po sa paghahango po ng uling. Kaya yan guys. At pagkatapos po ng pagligo po namin, hanggang dito lang po ang aming vlog ni Dagay na buong video. Ayan, maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. Ya kan sama-sama mau. Ya. 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 Ya